Latcha. Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Kazzy. And for this vlog, kaya sa wakas meron na tayo ulit na DIY video. So this will be my second DIY video. As you can see, itong suot ko, ayan, ito po yung ating dini-DIY. Actually, na-post ko na ito dun sa IG story ko last week kasi last week ko pa siya nagawa. But today ko lang siya nasuot. Galing ako ng church kasi this is a Sunday dress, okay? And then kagaya nga rin nung una kong DIY video, kung napanood nyo yon yung DIY bikinis, lalagay ko siya yung link sa description kung hindi nyo pa siya napapanood. This is not a DIY from scratch, but this is actually handmade. Tahing kamay po yan. Lahat yan tahing kamay. And this is actually from dun sa mga luma ako na damit. So, mahilig ako sa ganun eh. Parang, ano ba tawag yun? Upcycling? Tama ba yung term ko? So, yung mga lumang mong damit, dun ka gagawa ng something. So, yun. Hindi ko alam kung mamumunta dyan ko ba siya. Kung may napakita ko dyan sa umpisa, then good. Kasi sa kasamang palad, walang magmumontage sa akin. So, baka pictures na lang yung mapakita ko. And yun, dito na lang ako mag-aura-aura. So, ayan yung likod niya. Ay, ang hirap, beshi. Ayan. Ayan yung likod niya. Ganyan siya. Ayan. Pero yung sa harap niya is, ano naman siya. Pwede siyang ibaba, actually, na hanggang dito kung hindi kayo mag-church. Pero kung mag-church kayo, syempre dapat nakaangat yan para meron tayong sleeves. And then, yung length niya is hanggang knee. Okay? So, ayan. Kung gusto nyo malaman kung paano ko ito ginawa, all by myself, yes, Max, ayan. Please keep on watching. Sobrang hanga talaga ako dun sa mga nag-DIY content kasi hindi talaga biro mag-DIY, no? It is very, very time-consuming and kailangan talaga ng effort and creativity and all. Pero ako naman kasi matagal na akong mahilig mag-DIY talaga. Actually, mahilig na akong mag-cutouts ng mga luma akong damit. Di ako nagkatapang ng damit and all. Parang nasabi ko rin dun sa mga previous vlogs. But ngayon lang ako nakagawa ng talagang buo na ganito. First time gumawa na itong DIY dress. Alright. So, ayan. Ito yun yung kung paano ko siya ginawa. Wala na masyadong chika. Let's go!
paano ko siya ginawa. Maraming maraming salamat sa mga nanood and I hope na meron kayong nakuhang konting nakuhang mga ideas kung na hindi nyo kailangan gumastos palagi, hindi nyo kailangan ng bago. Kasi ako, nag-end up ako lagi sa DIY kapag ka, kunwari nag-shopping ako and then wala akong nagustuhang design na mag-fit sa akin. Tapos meron akong design sa utak ko na alam mo, yun yung gusto mong gawin. So ang nangyayari talagang na nag-o-open ako ng closet ko, titignan ko kung ano yung mamimake ko something out of my existing wardrobe. Something like that. Ayun. And, ayun, sana nga magkaroon na rin ako ng yung sewing machine in the future kung sakasakali man. Kasi ngayon talagang tahing kamay lang po ako. Puro backstitch po yan. And huwag kayo magkala matiba yan dahil secured ako magtahi. So, kailangan, pag magtatahi ka, dapat laging make sure yung mga locks is secured talaga siya. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Don't forget to like, comment, subscribe. Support Filipino vloggers. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye!